Good day guys, in this vid, pag-uusapan natin ang L2A5 Elite versus A2 Alpha L2A5 Non-Elite. Okay, as you remember guys, naka L2A5 Non-Elite tayo dito sa bike natin na may setup na 1x9, 38 oval teeth cogs, 38 oval teeth na chainring at saka 1140 na cogs. So, yun kasi ang maximum ni Non-Elite, ang 1140. Though, this past few days, nagka-issue ako sa kanya na ito, tinanggal ko na kasi. Ito, pag nasa biggest cogs ako, itong upper pulley, then, pag mag-ship ako down, sumasabit siya sa ano, sa cogs. Yung chain na sumasabit sa cogs. Kahit anong adjust ko, ganun talaga yung nangyayari. So, yung iba nga gumagamit ng boat link dito. Kahit 40 teeth lang. Ginagamitan na nila ng boat link. Though, kaya niya naman ng 40 teeth. Kaso, ang ano niya, medyo may pagkamahirap siyang itono. So, overall performance niya, ganung ginamit ko, is good sa ko sa kanya. Smooth yung shifting, yung long distance lang nagka-problema, eh medyo tinatamad na ako mag-ayos. Tsaka, nun sa mga matagal na sa channel natin, alam niyo na siguro, tatanda niyo pa siguro yung bubuhay natin bike, yung Trinx Striker KO36. So, bale, ilalagay natin to doon. Gagawin ko kasing 3x9 yun. And, ito yung shifter niya, pinaklas ko na rin. Bale, ang nabili ko kasing bagong gear set is iba ang pull ratio. Ito ang nabili kong bago. Ayan. Ito ang L2A5 Elite version na may pull ratio na 2:1. Ito ang pull ratio na ito, 2:1. Ito naman ang pull ratio ay 1:1. Paano malalaman if 2:1 or 1:1? Pag 2:1, ang pull ratio, may naka-indicate yan dito. Ayan, nakikita nyo naman siguro. Compare dito na, ayan, compare dito na walang nakalagay. Ayan lang nakalagay niya, L2A5. Yun lang, wala nang nakalagay. Ito may nakalagay na 2:1. 2:1, L2A5. Okay, yun yung sa shifter. Paano naman yung sa ano, sa paano naman yung sa RD, paano malalaman if 2:1 yung pull ratio ng RD? Ito guys, may nakalagay dito. Ayan. 2:1, 9 speed. Ito yung elite version na 2:1. Pag non-elite naman, pag ano, 1:1 ang pull ratio, ayan, walang nakasulat. So, pag 2:1, may naka-indicate. Pag 1:1, walang naka-indicate. So, anong difference ng sa shifter, walang difference, wala naman silang difference. Yun nga lang, pull ratio lang yung pinagkaiba nilang dalawa. Sa RD natin, malalaman, may mga difference siya sa RD. Ang elite tsaka ng elite. First, ang pulley. Ang pulley ng elite version ay naka 12 teeth. Up and down 12 teeth pareha. Samantalang ang non-elite is 11 teeth. Doon mo malalaman if elite version siya or non-elite. Naka 12 teeth yung ano, yung elite naka 12 teeth, yung non-elite naman naka 13 teeth. Then second is yung itong mga screw. Ang non-elite ay may black na screw. Ang elite version naman is may silver screw. Ayan. Tapos, eto, itong part na to, magkaiba yung part natin dito. Parang may butas dito sa non-elite. Sa elite naman, you know, sa elite wala. Solid yung dito ng elite. Eto. Then, eto pa, mapapansin nyo rin agad dito sa part na to. Di, ano tawag dito, magkaiba yung linya na itong sa may pulley niya. Kesa dito sa non-elite. Then yung haba ng pulley is syempre mas mahaba tong sa elite version. Ang elite version niya pala ay kaya ang up to 50 teeth max without boat link. So yun.
kaya niya umabot ng 50 teeth nang walang goat link. Which is good, di ba? Saka ito pala guys, may ganito ang elite version. Ito, kung may bakal siya dito sa may ano niyo. Hindi pwede tanggalin. Ang non-elite, wala. Ang elite version meron. Ito. Ito dito ito ko ito. Itong umiikot na to. So, yun lang naman. Bale, now, ikabit na natin siya sa bike. Then, itono natin. Tapos, magkapalit na rin pala ako ng chain. Meron akong biniling ano, chain. Ito, ito yung papalit natin chain. VG Sport na gold. I think this is hollow. Half hollow yata to. Parang half hollow chain siya. Pang 9 speed din, 116 links. Then, sa ano pala guys, sa performance, syempre, mas smooth ang shifting na itong elite version compared dito sa non-elite. And yun niya, kaya na ito ng 50 teeth, ito up to 40 teeth lang. Those, may nakita ako na L2A5 na non-elite na ultra long, sabi, nakalagay dun sa description nun is kaya na ng 46 teeth. Bale, lagay ko na lang yung mga description kung saan ko ito nabili. Dun sa shop na, sa mismong shop na kung saan ko ito binilhan, meron pa siyang isang version nito na ultra long cage. Yung cage niya. So, kaya daw na ng 46 feet. Tapos, lagay ko na rin yung description nitong elite version kung saan ko nakuha. Nakuha ko lang ito ng 1,200 pesos. Then, almost same price lang yung pinagkuhaan ko kasi ito, hiwalay ko itong binili. Kaysa, ito naman, magkasama. Binili ko itong magkasama. Parehas lang, nabili ko ng 1,000, umabot ng 1,200 parehas. Then, itong chain, lagay ko na rin sa description yung link. So, okay, huwag na natin patagalin. Let's go!
na natin, ikabit na natin, then i-turn na rin natin ang ating L2A5 Elite. Then, yung mga links, yung links nung luma akong gamit, yung L2A5 non-elite, yung shifter, tsaka Ardinon. Then, etong gamit kong bago na L2A5 Elite, yung mga kung saan ko sila nabili, ilalagay ko yung link sa description. Pati na rin yung VG Sport na gold chain, ilalagay ko na lang din yun sa description. So, yun, saka na lang natin bigyan ng final review pag nagamit na natin. So, yun lang. If you enjoy watching this video, please consider likes and subscribe. And kung gusto niyo pa ng gantong mga video, comment down below kung anong gusto niyo mapanood next. Then, abangan niyo rin yung binubuo natin, yung Trinx Striker K036. K036 o K036. Bale, may mga nagre-request ng tono naman daw ng FD doon. Gagawin natin yun doon kasi ang setup noon is 3x9. Yung L2A5 non-elite natin, doon natin ililipat. Tapos may binili na rin akong shifter and FD na L2A5 din. Para gear set talaga siya. So, abangan nyo yun. Malapit na yun. Siguro by next month. Kasi kinukompleto ko na lang. Headset na lang yung kulang. Headset, pedals, tsaka rayos. Yun na lang yung kulang noon. So, that's all. Peace!